Okay, class. So, another session tayo no, ng review. No? Review on selected accounting topics. So, this time, ang topic naman natin, no, elements of financial statements. So, a review on selected accounting topics. So, dahil review to, no, medyo mas maigse, kumbaga, no, yung mga discussion kapag mga quick review lang, no, on selected accounting topics. Ayan. So class, no, konting recap lang tayo ng basic accounting model kasi kakailanganin natin tong topic na to para sa ating topic today, no, na elements of financial statements. So basic accounting model, assets is equal to liabilities plus owner's equity. So ibig sabihin, no, ang breakdown actually ng assets, no, is composed of liabilities and owner's equity. Yeah. So, konting recap lang tayo, no. Ano ba yung mga assets? Assets generally, no, it pertains lang sa lahat ng valuable resources owned by the entity. Yeah. So anything, no, anything na pag-aari ng negosyo na valuable, no, yun yung mga assets. Ayan. Liabilities, obligations of the entity. So pag liabilities naman, ito naman yung mga utang ng negosyo, no, utang ng business entity. Ayan. Utang. And owner's equity is the residual interest in the assets if the enterprise, sorry, of to, no, may typo. Residual interest in the assets of the enterprise after deducting all these liabilities. So again, assets, anything na pag-aari ng business entity, no, na valuable. Liabilities, so lahat ng pagkakautang ng negosyo, no. Lahat ng pagkakautang ng negosyo. So syempre, dahil utang 'yan, no, kailangan bayaran ng negosyo. Eh, saan ba kukunin yung pambayad ng utang ng negosyo? Pwede kukunin lang din dito sa total assets, no. So any matitira, no, any matitira sa asset after maibawas lahat ng utang, no, tawag natin doon equity, no, equity. Or syempre pag basic accounting, more of sole proprietor tayo dito, eh, no. Kaya owner's equity lagi, no. So I hope, no, I hope class na-recap kahit paano, no, yung ibig sabihin ng terms. So kung gusto niyo panoorin, no, yung mas comprehensive kumbaga, no, na lecture, eh panoorin niyo na lang dun sa ating basic accounting playlist, no. Nandoon yung discussion ng assets, liabilities, owner's equity na mas mahaba, no. Yeah. So financial statements kasi ang topic natin actually, no, elements, no, elements of financial statements. Kaya dapat alam din natin class, no, yung ibig sabihin ng financial statements, no. Ayan. In actual scenario class, no, ang financial statements commonly known siya as FS, no. Ayan. So pag may mga accountant na nag-uusap, no, no, nakarinig lang kayo at may binabanggit silang FS, probably financial statements ang kanilang tinutukoy doon, no? FS. Kasi yan yung common term ng financial statements in actual scenario. FS, no, yung acronym lang. What are financial statements? So ano ba yung ibig sabihin, no, ng financial statements, no? So financial statements are collection, no, of summary level reports. So ibig sabihin, class, no, pinakamadaling salita, ang financial statements, class, no, mga reports to, no. Mga report, no. Report na written, ha. Written report, no. So meaning naka-print 'yan, ha, naka-print. Hindi 'yan ano, ha? Hindi 'yan yung verbal, ha. Written report, no. So report siya about the organization's financial results, no,
financial position and cash flows. Okay. Usually, no, dito tayo interesadong mga accountants, no? Sa results, no? Sa resulta ng negosyo. Sa resulta ng operation ng negosyo. Sa resulta ng operation ng sa resulta ng operations ng business, no? So syempre, kung gustong malaman ng owner, no, yung lagay or financial status kumbaga, no, ng kanyang negosyo, eh, tayo mga accountants, bibigyan natin siya, no, or magbibigay tayo sa kanya ng financial statements. So again, financial statements, written reports, no, na ang laman ng report, nakalagay doon yung financial results ng business. So meaning, kung kumita ba or nalugi ang negosyo. Ayan. Kung gusto kasing malaman ng owner na kumikita ba siya or hindi sa kanyang negosyo, eh, tingnan niya yung financial statements. No? Nandun kasi yung report, kumbaga, kung kumikita ba or nalulugi yung negosyo. No? Financial position. So, pag financial position naman, nakalagay dito, no, kung gaano bang kadaming assets meron pa yung ating negosyo, no? Gaano kadaming liabilities or utang meron ang ating negosyo, no? And gaano kadaming equity or ano lang ba talaga yung kumbaga pag-aari ng may-ari, kumbaga, no? So ano ba talaga yung para lang talaga sa may-ari? Basically kasi yung equity, yan lang talaga yung portion ng owner sa negosyo. Kung magkano yung equity, that's the portion, kumbaga, or yan lang yung karapatan, no? Yan lang yung karapatan ng may-ari ng negosyo sa kanyang negosyo, yung nakalagay sa equity. So again, no, financial statements, report siya, written, printed, na nakalagay doon kung tumubo ba or nalugi ang ating negosyo, which is yung financial results. Gaano kadaming assets, liabilities and equity meron pa ang ating business, no? And cash flows, no? Cash flows. Siyempre, di ba, class, no, ang mga negosyo, usually yung cash naman talaga ang ginagamit nila, no? Kapag bumibili sila, siyempre, bayad, no? Ayan. Kapag nagbebenta sila, siyempre, babayaran din sila, no? Interesado rin ang may-ari ng negosyo sa kung gaano, kumbaga, kadami, no, yung pera niya, or sorry, yung pera ng kanyang negosyo. Cash flows, no? So basically pag sinabing cash flows, dito makikita, no, yung galaw, no? Yung galaw ng cash. So saan ba pumupunta ang pera ng negosyo, no? Ayan. Cash flows naman 'yun, no. Okay. So I hope, no, I hope plus kahit paano na-appreciate nyo naman, no, si financial statements. Financial statements, again, a written report, printed, na nakalagay doon, no, ang financial results. So, kung kumita or nalugi ang negosyo, financial position, kung gano'ng kadaming assets, liabilities, and equity, meron ng business, and cash flows, no? So, kung gaano ba kadaming cash yung pumapasok, gaano kadaming cash yung lumalabas. So, basically, galaw ng cash, no? Ayan. Galaw ng pera ng business. Okay. So, elements, no? Financial performance. Elements of financial statements. Doon muna tayo sa financial performance, no? Or, eto rin, no, yung financial results, no? Financial results. So, meron tayong tinatawag na income and expense, no? Income, basically, no, yung kita, kumbaga, no, benta ng negosyo.
expense basically pertains naman sa gastos. No? This is your gastos. This is your kita, no? Kita or benta. Yan kasi yung kumbaga layman term, no, sa income and expense. Income, it encompasses both revenue and gains. So expense encompasses losses. Ayan. So meaning ang income, ang laman niya plus revenue. Dalawa, no, revenue at gains. So ano ba yung revenue? Okay, no, i-state na lang natin. Kasi review lang naman 'to, no. Ayan. Ang revenue, basically ito yung kinikita ng negosyo. Basically, ito yung kita ng negosyo from normal operations niya, no? Normal operations. Okay, example. Kunyari ikaw negosyante ka, no? Tapos ang business mo ay laundry. So nagpo-provide ka ng laundry services. Meron kang mga washing machine, no? Kumikita ka sa laundry services. So ilalaban mo yung mga damit and in return babayaran ka ng mga customer mo, no? So basically lahat ng kinikita mo from paglalaba, no? Paglalaba, which is yan kasi yung kinabubuhay ng negosyo mo. Laundry, paglalaba. So lahat ng kita na pertaining sa paglalaba or sa laundry, tawag natin doon revenue. Kasi yan yung kita from normal na operation ng iyong negosyo. Yan yung kita sa ikinabubuhay ng iyong negosyo. So I hope plus naintindihan niyo yung ibig sabihin ng revenue, no? Gains naman, actually gains, kita din to, no? Actually class kita din to, tong gains income. Kaya lang mga income 'yan kumbaga na hindi mo normal na ginagawa. Hindi 'yan parte ng normal operation ng business mo, no? So example, ang negosyo mo pa rin ay laundry, no? So halimbawa, nagbenta ka ng washing machine, no? Binenta mo yung washing machine mo, no? Tapos tumubo ka dun sa benta mo, no? Kasi ang kunyari yung washing machine, binili mo at 10,000, no? Binili mo ng 10,000, tapos binenta mo siya at kunyari 12,000. So tumubo ka ng 2,000. So tawag natin sa 2,000 plus ay gain. No? Gain siya kasi hindi mo naman regular or hindi ka naman regular na nagbebenta ng washing machine. No? Ayan. So siguro maaaring hindi mo na ginagamit yung washing machine. Binenta mo na lang, no? Binenta mo na lang. So tawag natin doon gain kasi hindi naman 'yon ang normal na operasyon ng iyong laundry services. Hindi ka naman nagbebenta palagi ng washing machine, no? Ayan. So I hope nakita niyo naman yung pagkakaiba ng revenue and gains. So losses naman, so basically pag expense kasi madali lang 'to, no? Kasi iyan lang yung mga typical na gastos ng negosyo. Kapag losses naman, okay, balik tayo sa example, no? Laundry. Nagbenta ka ng washing machine, ang pagkakabili mo sa washing machine 10,000. Tapos binenta mo naman ng 8,000 lang. So lugi ka naman, no? Lugi ka ng 2,000 piso, no? Ayan. Tawag natin doon loss. Loss. Ayan. Kasi hindi mo naman normal na ginagawa yung pagbebenta ng washing machine. Hindi mo normal na ginagawa yung pagbebenta ng washing machine. Kaya loss yun. Kaya example, may nasirang washing machine, loss din yun. No? Kaya may nasira na, o kaya may nawawala na sabon, nawawala na detergent. No? Yeah, losses din yun.
Kasi hindi mo na, hindi naman 'yon gastos ng negosyo, no? Ayan. So I hope plus no malinaw tayo dun sa losses, no? Ayan. So profit is equal to income minus expense. So kung gusto mong malaman ang tubo, no? Ang layman term kasi dito tubo, no? Ang tubo ng iyong negosyo. So edi pag minusin mo lang, no, income minus expense. O syempre kapag mas malaki yung income over expense, then tumubo ka, no. Pag mas maliit naman yung pag mas malaki naman yung expenses compared sa income, then nalugi ka. No. Nalugi ang iyong negosyo. Okay, example, practice tayo class ha. So nandiyan na rin yung formula, no, for your convenience, no. Income minus expense. Income minus expense equals profit or loss, no. So case A, may income na 1.3 million, expense is 860. So madali lang to, no. Pag minusin na lang natin yan, 13 minus 860. The answer is 440, no? 440,000 pesos. Obviously, profit yan, no? Kasi mas malaki yung income compared sa expense. Next, so ito naman, expense naman ang nawawala, no? So, syempre, pagbalik-baliktarin mo na lang to, no? If the income minus expense equals profit, kapag nawawala ang expense, income minus profit equals expense. No? Ayan. Therefore, 2.4 million minus 540. Ito ay 1,860,000. Tama class, no? Kasi 2.4 minus 1.860. Ah, sorry, 1,860,540. So ito ganun din. So pag minusin lang natin ang income tsaka profit, no? The expense here is 480,000. No? Tama naman, no? 840 minus 480 equals 360. So case D, ang income naman ang nawawala. So syempre, baliktarin mo lang yung formula, no? Income minus expense equals profit. Maganyan, no? Siyempre, pag nawawala ang income, profit plus expenses lang. So, 720. 720 plus 2 million. That is 2.72 million. No? This is your income. Yeah. And last, case E. So, this time naman, no, lugi yung negosyo. Lugi, no? Kasi 400 negative. Tapos kapag nakakita kayo ng number na nasa loob ng parenthesis accounting, normally, ibig sabihin ng negative number. No? Negative number. So, negative 400, no? Diba ganyan yan eh, oh? Income equals, ito na lang pala sa ilalim na. Income is minus expense equals profit. Income minus 1.8 million is equal to negative 400,000. No? Maganyan yan. So, income is equal to negative 400. Transpose lang natin to, no? Plus 1.8. Siyempre, kung negative to, pag dinipan na rin sa kabila, magiging positive. So, negative 400 plus 1.8 million. Therefore, ito ay 1.4 million. Tama naman, no? 1.4 minus 1.8 equals negative 400,000. So, I hope class clear na tayo so far sa practice ng pag-compute ng profit or loss. Next natin naman, financial position. So asset, liability, and equity.
asset, liability, equity. Again, basic accounting model, no? Asset equals liability plus equity. Yan lang yun eh, no? Siyempre, ibig sabihin ng assets, liabilities, and equity. So, lalampasan na lang natin ito ha. Kasi, future CPA, no? Binanggit na yan kanina sa unang-una. Okay, so practice ulit. Ayan. For your convenience, nandiyan na rin ang formula sa taas. No? Asset equals liabilities plus equity. So, syempre, di balik ka rin mo lang to, no? Kung asset equals liabilities plus equity, kung nawawala yung equity, edi asset minus liabilities equals equity. No? Kung liabilities naman lang nawawala, asset minus liability equity equals liability. No? Ayan. Basta maalam pa lang no, ng basic, kumbaga, no, basic ng algebra. No? Or basta maalam ka lang. Alam mo lang yung formula. No? Alam mo lang mag-minus, mag-plus. No? Ayan, kaya mo rin to. Okay. Asset equals liability. So case A, eh, madali lang to. No? Pag-minusin lang natin to. Eh. 760 minus 360, that is 400. 400,000 pesos. Tama naman, no? 760 minus 360 equals 400. So, balance, no? Balance ang ating basic accounting model. Kapag 400 nilagay natin dito. Case B. So, ibig sabihin, eh, pag minusin lang natin to, no? 860 minus 592. Dali lang to, no? Pag mga ganyan. 268. Huh? This is 268. 860 minus 592 equals 268. So, checking natin, balance. Balance ang ating basic accounting model. 860. Case C, this time, ang equity negative. So, ayan. Sa basic, no, sa basic accounting, unusual na may negative, no, yung equity. Pero sa higher accounting topic, eh, minsan talaga may negative na capital. Ibig sabihin kasi nan, mas malaki na yung utang kaysa sa asset, no. So, ito edi 800 plus negative 100, edi ito ay positive 700. No. Positive 700,000. Yeah. Tawag natin dito sa negative 100 actually. Minsan tinatawag yung capital deficiency. Kasi dapat, ideally, no, ang capital laging positive. Laging positive. The moment na naging negative yan, meaning deficiency. No? Kasi kulang. Kulang yung capital. Di ba pag sinabing deficiency pertains to kulang? No? Kulang ang capital kasi negative na siya. I hope last na recap kayo no kahit paano sa ating basic accounting model. Okay, so next, no? Next problem. The liabilities of Suho Company equal to 1/3 of total assets and the owner's equity of Suho is 240. Okay, so lagay natin, no? Asset equals liabilities plus equity. No? Ayan. The total equity malinaw 240. No? Ang asset tsaka liability hindi given. No, hindi given. The liabilities daw of Suho equal to 1/3 of total assets. So meaning, 1/3 daw ng asset yung liability. No? Tama class to kasi 1/3. Pag pinag-multiply natin ng 1/3 at total assets, makukuha natin yung liability. No? So we solve for the value of A.
Okay. A, transposition minus 1/3 A is equal to 240,000. No? Ayan. A minus 1/3 A equals 2/3. No? Kasi di ba 1, di ba pag sa algebra, pag wala tong number, ibig sabihin ng 1, di ba? 1A. 1 minus 1/3 equals 2/3. No? 2/3 A is equal to 240,000. And so I hope, class, no, nagets niyo yung ano ha, kung bakit siya naging 2/3, no? 1 minus 1/3 lang. Divide both sides by 2/3. No? Siyempre, i-calculate na lang natin to. No? A, or total assets, is equal to 360,000 pesos. Therefore, ito ay 360. Sagot natin sa number 1. Number 2, what is the amount of liabilities? So, syempre, ito lang yun eh, oh. Liabilities is 1/3 of total assets. E di pag-multiply na lang natin yung total assets times 1/3, no? Di yun na yung liability. No? Tama class, no? So, 360 times 1/3, that is 120. No? Okay? Asset, 360. Liabilities, 120. Equity, 240. Balanse ang ating basic accounting model. Balanse. No. Ayan. Balanse. Number 1, 360. Number 2, 120. Okay, another problem. So this time naman, owner's equity ang hinahanap. No? Okay. At the beginning of the current year, so Shumi and Sari-Sari store had liabilities of 100. No? 1,000. And owner's equity of 96. No? So ibig sabihin, total assets is 196. If assets increase by 40, so dagdagan natin to ng 40. Ayan. And liabilities decrease by 30, so bawasan natin ng 30 ang liabilities. What was the amount of owner's equity at year end? Okay, di ba kumpita natin to, no? By itong mga given na available. So 196 plus 40, that is 236. No? 236 is equal to 100 minus 30. 100 minus 30, 70. No? So nawawala yung owner's equity. And the ang owner's equity dyan would be 166. 166,000 pesos. Is the owner's equity at the end of year. Class, na-recap kayo kahit paano, no? Especially sa problem solving. So kung gusto nyo panoorin yung mas mahabang version ng lecture about assets, liabilities, equity, income, and expense, panoorin nyo na lang yung nasa basic accounting model or nasa basic accounting playlist natin. Ayan, sorry, no? Basic accounting practice. Nandiyan lang yan sa ating YouTube. No? YouTube. Ayan. So class, hanggang dito lang yung ating session. No? Kasi review lang naman to. So medyo maikse. No? Ang references, Basic Accounting Made Easy by Sir Win Balyada and Ma'am Susan Balyada. Ayan. Actually, amazed na amazed ako sa libro na to, no? Ng Basic Accounting. Kasi actually, yung libro na ginagamit ko ngayon ay 15th edition. So meaning, yan pa yung libro during my college days, no? And ganun siya ka-timely. Kahit luma, pwedeng gamitin actually, no? Pwedeng gamitin actually until now, no? Ganun ka-timely yung libro na to, no? Yan.
And syempre, syempre kung makakabili kayo ng mas bago, edi mas mabuti, no? Yan. Ito naman ay for lecture purposes, no? So pag lecture purposes, eh pwede ko namang gamitin yung Luma, no? Ayan. Kasi applicable pa rin siya hanggang ngayon. Then accounting tools, accounting CPA courses and books. So nandito yung ano, website. Ayan. Follow niyo na lang, no? Or type niyo na lang, search niyo na lang to kung gusto niyo basahin, no? Itong website. Ayan. So thank you for attending the session. Pag may question kayo, no? Drop nyo lang sa comment. Subukan nating sagutin yan. Tapos pag may mga request kayong topic, eh, comment nyo na rin. Tapos kung nakatulong sa'yo to, no, eh, bigyan mo na lang ng like. Ikiusap ako, bigyan mo ng like. Eh, subscribe mo na rin yung channel. No? Tapos i-share mo na rin sa ibang mga aspiring certified public accountants.